Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beach. Ayan po, gising na si Chrislyn. For today's vlog po is, ayan, kumakain na po siya. Actually, patapos na. Maylo po yung ulam niya. Meron naman po kami natirang ulam kagabi na tinula, bangus. Ayaw na po niya ng sabaw. So, maylo naman yung ulam niya. At si Sansan, hinatid na ni Papa Beach at nandito na si Papa Beach. Papa Beach. So, ayan, nakalis na si Chrislyn. Hinatid na po siya ni Papa Beach. At siyempre naman tayo, yung gagawin natin is yung mga kalat po. Tapos, ito, hinalungkat ko po dyan sa silong, lininisan ko, kasi po magagawa po ako ngayon ng dough. Kinuha ko po yung langgana na stainless. Ayan, hinugasan ko po kasi magagawa nga tayo ng dough. Tapos ayan, yung mga hugasan natin. Siyempre, nagsialisan na po yung mga estudyante po natin. At yung winner po sa amin ng tulugan is si Sia. Ayan, tulog pa po siya. Medyo makalat pa po tayo kasi maaga pa. Ang gagawin ko po naman is magluluto muna ako ng itlog habang gagawa po tayo ng dough, kasi po nga gagawa ako ng empanada para may madala po ako bukas sa Christmas party ni Chrislyn. Meron naman po ako pa ditong tira na filling pork. So, ubusin na lang po natin gawain ng empanada. Para po tayo merong maipashare sa mga parents. At siguro kung magbibigay yung mama nila ngayon, is bibili na lang po ako ng anong ulam na lulutuin, tapos susubrahan ko na lang po para may maiwan dito sa bahay na pang-ulam nila Papa Beach. Siguro kasama ko si Sia. Is ano naman po si Sia ng teacher ni Chrislyn. Mag-print na po sila. Kasi pag nagpupunta kami sa eskwelahan, nagahay si Sia. Tapos kinakausap po siya ng teacher. Tinatanong kung gusto niyang mag-aral. Tumatango po si Sia. Tapos pag umalis na po kami is nagbababay po si Sia sa teacher ni Chrislyn. Bababay po siya kay ate niya. Tapos palagi po siyang kasama ni Papa Beach pag kinukuha yung ate niya. Tapos ngayon hindi nakasama sa paghatid kasi tulog pa. Pag sinusundo sa tanghali, sumasama po si Sia. Tapos yung ginagawa naman po ni Papa Beach, si Sia lang po yung pinapapasok doon sa eskwelahan. Since alam naman ni Sia yung room ng ate niya, bali si Sia yung nagsusundo sa room ng ate. Tapos si Papa Beach sagit lang po naghihintay. Kabisado na po ni Sia yung eskwelahan po ng ate niya. Ayan, maglalaga muna tayo ng itlog. Tapos siyempre, tatapusin natin yung ginagawa ko dito. Kasi nakapasok si Bon, Shera, pumunta po sa silong ng lababo. Yung pang ano ko sa tulo sa lababo is natumba po. Yan. Meron po akong ano dito sa linalagyan ko po ng ano, kung sa Tagalog po sa amin is pang salod sa tulo, kasi yung ano po niya, yung pipes
meron pa siyang leak. Kaya, may tumutulo sa silong. Marami pang ayusin. Pero, kunti lang naman po yung tulo, kasi yung pipes na linagay dyan, temporary lang, papalitan pa po para pang gripo. Wala pa pong pang palit si Jing. Pero pag nakalugar na si Jing, maayos na po ito lahat. Hinay-hinay lang po. Kasi pag nakakapasok po si Labon at saka si Shera dito sa loob, maraming trabahuin kasi marami po silang ninangat-ngat. Ginagawa nila pong playground dito sa loob. Ang luwag naman po sa labas. Tapos minsan, pumapasok lang po sila dito para umihi at saka dumumi. Ang luwag-luwag doon sa labas, hindi la doon sila dumudumi or umiihi. Pag nakakapasok po sila dito sa loob, ay naku, huwag nyo na lang pong asahan na wala po akong tratrabahoin na ginawa po nila. Para rin mga bata na sinusunod ko yung mga kilos nila. Parang nagpapabibi rin. Tapos pag may nakikita silang sapatos sa baba, diyan sa sahig, kinukuha po nila yung midyas. Tinatangay, tapos kung saan-saan dinadala, marami na po kaming midyas dito na isa na lang, walang kapares. Yung bagong midyas ni Jing, yung isa hindi ko pa po nahanap. Bago pa lang yun. Ayan, nag-uugas muna tayo habang nakasalang yung itlog ko. Hugas muna. Kasunod mag-ano na po tayo, gagawa ng dough. Kunti lang naman po yung gagawin ko ngayong empanada. Ayan po, maganda na po tayo para sa dough natin. At si Papa Bits, iniinit po yung sabaw kasi mag breakfast po siya. Butter at saka harina. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim na ganito na harina. Kunti lang yung gagawin kong dough kasi baka magsobra po. Masisira lang. Tapos asukal. Tatlong ganito po. Asukal na puti. Tapos asin na pino, isang ganito, yung pinakamaliit lang.
Ayan, haluin po natin yung harina na may asin at saka asukal. Siguro yung ilalagay ko lang po na butter dito is isa't kalahati lang. Kasi mga ano lang po ito na harina, mga 3/4. 3/4 lang harina. Ayan. Tunaw na po yung malinis po yung kamay ko po guys ha. Kasi kanina pa ako naghuhugas ng mga pinggan, kung ano-ano. Talagang malinis po yan. Baka sabihin naman po na hindi po ako nag-gloves. Mas komportable po ako maggawa ng do na walang gloves. Yan po, bali, hahatiin lang po natin yung butter. Kasi mapaparami po siya. Isa't kalahati lang po na butter. So, meron pa akong magagamit para paggawa ng cupcake. Hindi. Pancake. Pancake pala. Yung padala po ni Ma'am Angie at Ma'am Rosie. May pinadala po silang pancake. Malaki po. Malaki po siya. Ayan. Kutawin lang po natin yung harina sa butter hanggat tapos lalagyan po natin siya ng malamig na tubig. Ginawa ko na lang po ito ngayon para pagkabukas pagluto na lang sa empanada po. Parang ano na lang po yung paggawa ko ng dough na nasanay po ako. Ang parang madali na lang po, madali. Yan, halong-halo na po siya. Yelo na po yung color niya. Yan. Yan po yung resulta ng harina pag hinahalo ng maigi sa buttercup. Tapos, lagyan po natin ng tubig yung malamig na malamig. Ganito po. Dalawa lang. Pero hindi ko inuubos yung ipangalawa kasi baka magmaano po siya. Masubrahan ng tubig. Inaano ko lang. Tinatantiya kong sakto na. Yan, ubusin na lang po natin. Malalaman mo naman po kung sobra yung tubig kasi nagiging mabasa siya, mababasa yung dough.
natin po. Pero mamasahin pa natin ito ng maigi. Madali na lang po yung paggawa ng dough pag memoryado na po yung mga sukat. Yan. Do na po siya, do. Tapos ilalagay po natin muna sa ref. Para umano pa siya, tumubo. Ayan po. Lagay lang muna natin sa ref. Mga ilang minuto. Ayan, nakahanda na po yung hulmaan natin ng empanada. At saka, habang pinapaano pa natin yung palaman natin sa empanada, pinapalambot is maghiwa lang muna tayo ng Eden cheese at saka itlog. Ayan, pinapalambot ko pa yung palaman ko. Yung filling fork, paglambot niyan is iinitin. Nilagay ko na lang po dyan para lumambot, diretso, painit. At yung cheese natin din, hindi natin ubusin paghiwa. Para may magamit din kami sa pagpalaman. Kausap na naman ni Sia yung papamama niya. Pagigising lang po ni Sia. Mayroon pong natira. Lapngatin natin. Yan. Kausap niya yung papa mama niya. Si Papa Bits naman ay nagpapasounds. Sabi ko sa kanya, huwag mo nang magpasounds. Agoy? Manumano lang din yung paghiwa natin kasi nasira na yung ano, yung panghiwa ko. Ayan na po, tapos na hiwain yung cheese. Yung susunod naman po natin is itlog. Nasira na po yung panghiwa ko. Sumano-mano. Ayan, kausap po ni
Siya yung Siya? Ano, alaga ng mama niya. Chinsiya din yung pangalan. Pareho po silang Chinsiya pero magkaiba lang yung spelling. Tapos ka na? Tapos na siyang kumain. Sige, dali. Balikan mo dyan si Chinsiya. From Hong Kong po yung kausap ni Siya. Ulam niya is Milo, hindi pinaubos ipalagay sa kanin, kaya ayan, yung sobra is papapakin na naman. So, ayan po, nakagawa po tayo ng 4 na dosena na empanada, tapos naubusan na po ako ng palaman, yung filling pork natin, naubusan na. Tapos may sobra naman po ako na cheese at saka itlog. Tapos may rondo pa ako natitira. So, bali, gagawin ko na rin na empanada na yung palaman po is cheese at saka itlog. Para sa mga bata. Para hindi naman po masayang yung mga sobra ko. Nakagawa po din tayo ng empanada. Meron na rin po akong madadala sa Christmas party bukas nila Reslyn. Yan, nahihirapan po ako sa wrapper na to. Hindi ko po matandaan kung sino yung may padala nito sa akin. At doon si Siya, nagbabike na po siya. Ganyan lang po yung ano, pagbabike niya, nananalamin lang po siya, hindi po siya umaandar. Si Papa Bits andon, sinusundo na niya na po si Christine kasi alas 11 na. Labasan na po nila. Itong ginawa kong empanada is sobra lang po ito ng may nag-order sa akin nung isang araw na 4 na dosena. Mabuti na lang po, meron pang nasobra. May nadala pa po ako sa party. Hindi naman po ako araw-araw naggagawa ng empanada. Kung mayroon lang kung nag-o-order, binibigyan ko po sila. Hindi ko kaya na araw-araw po ako gagawa. So, ang iniideya ko na lang po, dinadamihan ko yung palaman ko para kung may order, meron po akong magagawa pa. Hindi naman sa ganun na hindi na po ako nag-iimpanada. Nag-iimpanada pa rin ako. Inaano ko yung araw na hindi po ako busy at maraming gawain. So, nagpapa-order po ako. Kasi
Pag araw-araw po tayong mapapa-order, magagawa ng empanada, hindi natin po kakayanin. Ika nga sabi ng iba, patanda na po tayo. Hindi na po tayo, hindi na po pabata. So, gumagawa lang po ako ko. Gumagawa lang po ako ng kaya ko. Ngayon, naubos na lahat. So, mag-umpisa naman po ako maggawa ng ng palaman. Tapos ilalagay lang po sa refrigerator. Yung paggawa naman po ng dough is madali lang naman po. Hindi pa ako nagpapa-order kasi maano po itong pag-impanada. Matrabaho po. Yung ako lang po yung gagawa. Baka tayo ay simba ko. Huwag natin abusuhin yung sarili natin. Jaran! Yan! Si Chris Lynn. Oh, nakita ko. So, ayan, tapos na po tayong gumawa ng empanada. Magnananghalian muna po kami. Tapos yung ulam po is binili lang namin prito na manok. Doon po sa harapan ng eskwelahan nila Ate Crislin. So, ayan po guys, mananghalian po tayo. Magpre-pray muna si Ate Crislin. In the name, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Blessings, O Lord, for this thy gift. We try about to receive for the building to Christ, O Lord. Amen. 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 Sige. Kain tayo. Kain tayo, guys. Oh, sabi ni Sia, sabi niya, tapos na daw siyang kumain. 5 kain lang, kahit kunti. Kasi hindi pa naman talaga po siya anong ibig sabihin nun? Kakakain lang po niya ng agahan. Kasi late naman po siyang nagising. Kasi pag kamamayan yan, hihingi ng pagkain. So pasabayin na lang din kumain ng tanghalian. Ayun, pumasok na po si Crislin at parang kumulimlim yung panahon at manginhangin. So, kukunin po natin yung mga nilabhan natin po kahapon. Baka maabutan po ng ulan. Nandyan po at humahangin nga, ayan. Parang mahangin-hangin. Biglang nagkulimlim po yung panahon. At si Sia yan, pinapapagpahinga kasi napapagod siya sa bike. Nagkakanda bunggo-bunggo po siya. Papa Bits, iwan ko kung anong pinanonood. Anong pinanonood mo, Papa Bits? Ha? Pinanonood? Magic pala, TikTok. Ayan, kumulimlim yung panahon. So, bali, kukunin natin po yung mga na tirang mga nilaban kahapon. Baka bigla mo kulan. Siyak! Mama!
simula na po. Saktong-sakto lang pagdating ni Papa Bits at saka ni Chrislyn. Alas 3 na po ng hapon. Tapos ayan, nag-chat si Sansan. Nagpapakuha na po siya. Paano makukuha is umuulan. Tatapos ko lang po naligo. Ginawa ko lang po yung naiwan ko pa doon na ano na mga hinangir, kinuha ko lang. Timing po yung pagligo ko is umulan. And sinuong namin yung ulan po ni Papa Bits. Galing po kami ng merkado. Ayan, bumili po kami ng bigas at saka karning baboy at saka atay ng manok at saka yung batikulon sa amin. Kasi hinihanda ko lang po yan para lutuin ko bukas sa party ni Chrislyn at saka pansit bihon. Tapos magugulay po kami ng sitaw. Na hapon po kami ngayon, maulan na hapon. Ayan po ang ulam namin ngayong gabi, paksiw na bangus, tapos magugulay pa ako ng sitaw. Ayan po. At yung tatlo nandoon sa labas. So ayan po guys, magbabaybay muna ako. Tapusin ko lang muna yung pagluluto ko. Thank you for watching and see you on my next vlog.